I have always felt that I'm a puzzle piece. Yung tipong alam ko na iba ako. Iba ako sa ibang tao dahil iba akong mag-isip. Iba akong magmahal. Minsan na rin akong nabuhay sa takot. Takot na mahusgahan sa mga bagay na wala akong kontrol. Pero tanggap ko na yun. Dahil tanggap nila ako. That's Krisa. She's the top girl sa block namin. Effortless ang pagiging brainy at super duper pro sa pagsusulat. Author ng barkada yan. Favorite ng bayan niya ng school library namin. Yung tipong tugtong na sa heart ang connection daw niya sa mga libro. Hindi yan makakasurvive kung wala yung dalang pocketbook kahit isa sa bag niya. This one naman is si Maxim. Siya yung cutie pie namin. At siya rin yung sumusunod kay Krisa in terms sa ranking. Brainy sila na mag-best friend. Like I mean, oo, best friends kaming lahat. Pero mas best friend sila. Mami's girl din to, kaya natural ang pagiging sweet at napaka-hardworking sa studies niya. Ito naman si Dustin. Ito. Nako, ito yung pinakamaingay sa grupo namin. Takilang kasaway. Yung tipong hindi naubusan ng trip sa buhay. Gusto mo ba makakadungkot? Ha? Okay, wait na nga. Kaya pati kami nadadami na rin. Joker yan. Kaso nga lang, walang Harley. Ito naman si Sabrina. At ito naman si Ice. Hindi to sila pwede ipaghiwalay. Dahil made for each other silang dalawa. Lovers since high school. Nugnug pa kami, pero sila may sparks na. Nangangamoy road to forever, ika nga. Trivia din pala. Ako yung naging tulay nilang dalawa. Number one shipper here. Bagay na bagay eh. At itong kawawang lalaking itinaboy ni Ice ay si Axel. Hunk daw siya, sabi niya. Pero totoo, ang daming fangirls niyan. Dahil una, sporty. Pangalawa, matwist ng black namin. At pangatlo, manly. Sila yung mga kaibigan ko. Squad, barkada, nerfs o kung ano pang pwedeng itawag sa kanila. Pero mas gusto kong tawagin silang pamilya. Ako naman si Jamie. Simple lang naman ako. Sakto lang sa academics. Nakakain ng 3 beses sa isang araw. Minsan may snacks pa. May mukha at kahit wala akong mga magulang, may source of inspiration pa rin ako. At sila yun. While ang lahat ay busy sa pag-fit in sa mundo, maswerte ako na nahanap ko mga taong handang tumanggap sa akin. Buo ako kasama sila. Kasi compatible kami with each other, ika nga. We've been together since high school. At sabay din kaming tumatahak sa mundong business ad. Dahil pangarap namin to eh. Yung banda na buo namin ay priceless at napaka-precious. I can never wish for something greater than this.
But then again, I can never say. Sirina. Oh, ikaw. Halika dito. Alam ko may problema ka. Kinababagabag ng puso mo, Sirina. Kahit hindi mo man sabihin, kahit hindi mo man ipakita, alam ko, handa akong tumulong. Ngunit gaya ng lahat ng mga barter na alam ko, may dalawa lamang na pwede yung kaantungan ang solusyon na ito. Handa ka ba? Bro, after washing your face, use Master Deep Cleanser. It removes deep-seated dirt na naiiwan ng sabon. Kitang-kita sa cotton ball. Pag walang oil and pimples, ang dating, guwapo. Mahirap, mahirap, mahirap ang mag-guwapo. Master, sikreto ng mga guwapo. Gagawin ko ba talaga to? Of course naman, Jamie. Kira-kira. Iikot mo ang mga cards. Iayos mo sila hanggang maging parang isang deck of cards. Humiling ka. Dapat kasama mo si Krisa mamaya umuwi dahil may family dinner tayo with the fellow Chris family. Apo. Krisa, sama daw tayo mamaya. Saan? Sa bahay. May family dinner daw tayo eh. Sige. Pass this year.
To studying its life forms and its importance in relation to man's existence. The ocean's panorama is incomparable. It's more mesmerizing than what is found inland. Sir, pwede po ba namin ma-excuse si Axel? Yes, you may. Sure, ako? Do you know that in a 2013 study, scientists estimated that humans responsible for over 1,000 shark deaths per year? Well, there are only 70 shark attacks per year. Three to four are proven fatal. And guess what? Most of these attacks are provoked by humans. You know, those sharks and the other creatures in the ocean's depths are not really scary or monsters is what people think they are. In fact, there is no other creature walking and continuously fighting for survival in this wide, killing world that can be compared to sabihin ko ba may maitutulong kayo? You're really off today, Jamie. Come on, tell us. You've been teased Sab kay Rex kanina, which if I remember correctly, Sab ice ka, di ba? What happened to you? No, Chris. It's not a big deal. Yeah, okay lang yun. At saka, friends lang naman kami ni Ice. Look! Nung nilapitan kita kanina, parang ayaw mo ko makita that time, ah. Double from dumating ako. Teka, may problema ba tayo dito? Yes, we do have a problem here. Kayo yun! Nakakasakal na kayo! Alam niyo ako ang pinaka-problema dito? Kayo! Narealize ko na ayaw ko na kayong maging kaibigan. Sa'yo pa talaga nanggaling yan, ha? Bakit? Ano bang ginawa ko sa barkada na to? Hindi, kailangan niyo sagutin to, eh. Yun ang nagawa ko! Ano bang may nagsasabi mo? Guys, huwag dito baka may makarinig. Oo nga, guys! Let's settle this elsewhere. You'd better explain, Jamie. No! Let's settle this here! Guys? Diba susundin pa kayong dalawa? Parang mga bata. Oh, Jamie, that's enough! Jamie, really? Jamie! Ganyan ba talaga kababoy ang atake mo? Hindi ba totoo naman? Bound kayo lahat sa families niyo. Sad, right? Ano ba naman to, guys? Tara, mag-lomi lang tayo! Guys, kinuha ka nang mag-joke! Dude, kita mo naman siguro kung anong nangyari, di ba? Sorry ha, hindi nakakatawa yung joke mo. Wow. Ano nga bang nangyari dito, Jamie? Hindi niyo ba naitindihan? Ayaw ko na kayong maging kaibigan! Ganon-ganon na lang? Ayaw mo na? After all those times, Jamie? All those times, Max? Ikaw?
Ikaw! Kayong lahat! Plastic tayong lahat dito eh! Yes, you're right. No, she's not, Krisa. Alam nyo, kalimutan na lang natin yung isa't isa dito. I can't take this anymore. Let's go home kasi ayoko na talaga. Alam mo, matutupad lahat ng ginugusto mo. Bahala ka na sa... Tingnan nyo, oh! Puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti! PCS! Ang dami ko pang gustong sabihin. Pero hindi ko na kayang masaktan pa kayo. Gusto kong tignan niyo ang sarili niyo sa bat-as. May naririnig ba kayo? Kasi, alam ko na hindi kayo totoong nagmamahalan. Tapos ikaw naman, Axel. Gusto kong sumigaw ng embrace yourself. Pagpakatotoo ka. Huwag kang matakot maging iba. Ikaw, Dustin, gusto kong sabihin sa iyo na totoo na paligaya mo kami sa mga biro mo. Pero hindi rin naman masamang magpakita na ika'y malungkot. May mga taong handang tumanggap sa iyo. Lastly, kayo, Max at Krisa, free yourself from bandage. Be happy. Live your life. Because now, you finally can. May mga tao talaga na dadating para itama at ikompleto ang mga buhay natin. Ngunit, minsan rin may dadating upang sirain ang kung anong tingin nating tama para makamit ang totoong tama at kompletong buhay. Meet Krisa. Ayun siya. Masayang nabubuhay sa mundong kinagigiliwan niya, ang pagsusulat. Tapos na siyang mabihag sa ekspektasyon ng lipunan, ng pamilya at ng mga kaibigan niya. Masaya siyang kumukuha ng journalism upang tuparin ang matagal na niyang pangarap. Ito naman si Max ngayon. Masayang ma-maintain ang rank niya sa block nila. Hindi na daw kasi siya nasasakal sa mami niya. Ngunit, studios pa rin at hardworking. Hindi lamang para sa pamilya nila, kundi lalo na para sa sarili niya. Sinunod niya ang matagal na niyang gustong gawin ang magiging isang medtech student. Si Dustin naman, joker pa rin, ngunit mas nakaka-express na siya sa kanyang mga emosyon. Dahil tama ang napili niyang mga tao ngayon. Kasalukuyan siyang kumukuha ng marketing. Ito namang si Sab, maayos na ang daloy ng college life niya bilang isang education student. Napapalibutan ng mga taong tunay na mahal siya, hindi yung natulak lang dahil sa asaran. Si Ice naman, nakakita ng pasyon sa pagdodrawing, kaya architecture ang kinukuha niya. Mas nahahasa niya daw ang kanyang pagiging malikhain at napaka-rewarding din daw nito. Ito namang si Axel, proud at confident na siya sa sarili niya. Express na eh. Kahit man daw bakla siya,
Kaya niya pa rin gawin ang mga bagay na gusto niya dahil wala naman siyang natatapakan. Sporty pa rin pero not so manly na. Masaya na silang lahat. Si Krisa, Max, Dustin, Sab, Ice, at Axel. Masayang masaya na sila sa kanya-kanya nilang buhay ngayon. Ngunit, bago pa ito mangyari, lahat sila ay naging bihag ng ekspektasyon dati. Itinuring kasi nilang isang standard ang pagkakaibigan na dapat ganito ka, ganito ako. Para ito'y makamit, hindi para sa iba, kundi para sa kanilang mga sarili. Kaya, sobrang taas ng tingin ng mga tao sa pagkakaibigan nila. Matatalino, may kaya, at natural na nag-fit in sa isa't isa. Perfect, ika nga. Ngunit hindi. Sa sobrang compatible ng pagkakaibigan nila, mas madaling nabago ang daloy nito. Dahil nabulag sa kung ano ang dapat. Kaya hindi nila nakita kung ano ang tama. Natuto nilang lukuhin ang mga tao, lalong-lalo na ang kanilang sarili, maliban sa isa. Serena! Oo, oh, ikaw. Halika dito. Alam kong may problema ka. Ngunit may kapalit ito, Serena. Ano po yun? Alin ang unang gusto mong marinig? Ang mabuti o ang masama? Ang masama po. Kapag nabigo ka, magiging triple pa sa sitwasyong dapat kahahantungan nyo ang inyong hinaharap. Tapos, ano po yung mabuti? Kapag nagawa mo ang tama at nakasakotuparan mo ang iyong misyon, ang kabayaran nito ay ang pagkatao mo. Mawawala ka sa memorya ng mga taong kilala ka. Mababago ang daloy ng buhay nila. Magiging masaya sila dahil nagwagi ka. Serena, kaya mo pa rin ba?